Senator, yes. Parang pag nakaganito, pili ko nakabakasyon ka, pero hindi nila alam, ayaw pala yung dugo. Ayun. How do you feel? Lightheaded ka ba? Okay, sarap. Sarap ng pakiramdam dahil sabi nga daw, yung isang bag na ganyan, makakapag-save tayo ng tatlong buhay. Wow. Yeah, may platelets, doc, platelets, plasma, and red blood cells. So, yun, malaking bagay. Especially, dengue. Yan ang problema ngayon. Grabe ang dengue ngayon. So, kaya yung buhay, maraming masasalba. Sana makarami tayo ngayon na dugo. Dahil hindi lahat na pupunta dito, eh po pwede mag-donate din eh. Dahil siyempre, i-check muna yung screening committee. So, gusto namin tanongin kanina, sabi nyo kasi alias Pogi, isi-segue na namin. Ano ba? Yun na ba yung tawag? Alias Pogi. Oo, alias Pogi. Bat-movie. Dahil na lang, parang, abangan nyo na lang. Basta meron tayong gagawing alias Pogi. Pero so, maganda yung ano, no, ratings nung ginawa nyo TV show with GMA. Sa Gimat. Oo, and we just want to ask what happened na sana sa production house ninyo. Kasi syempre nasa politics na rin yung mga anak nyo. Meron ba kayo for ano for the upcoming Metro Manila Film Fest? Ano, actually, yun ang inaayos namin ngayon. Pantulong sa industriya ng pelikula. Kailangan yung ituloy ulit ng pamilya yung Imus Productions. Anyway, unti-unti na naman po pick up ang movie industry. Television, okay naman, may gagawin ako, but for next year pa yung project natin dyan. Pero movie, yan, pinaayos na namin. Para kasi iba pa rin yung experience. Pagka nasa sinihan ka, diba? Iba pa rin. At the same time, parang nakakapasya ng pamilya, nakapunta sa mall, di ba? Iba pa rin palagi ka nakapulong sa bahay. Although, because of the pandemic, yun yung mga nakakalungkot. But at least, unti-unti na. And speaking of the pandemic, ekonomiya. Maraming naka-discover ng bagong klase ng entertainment in terms of A-drama, yeah. Koreans, di ba? Kayo po ba? Were you bitten by that bug? Nanood din ba kayo noon? Or Korean novela, mga ganun? Oo. Asawa ko, ang biktima dyan. Pinupuyat ako. Pinupuyat ako. Matutulog kami sa una, alas dos. Mama, tulog ka na, please. Oh my God! Wala, last. Pero pag nag-storytelling kayo ngayon, kasi usually do the fantasy, mag-iiba ba siya? Na-inspire ba kayo doon? Well, napanakita ko yung mga ibang... Action star na action star ako nag-i-interview, tinatanggalan ng ano? Tinatanggalan ng... Kung wala ka naman nararamdaman, malalim. Bakit ang laki ng needle? Malaki ng needle? Parang ang liit eh. Pakita mo yung needle. Pakita mo. Ang laki. Nakalupa. Hindi na mo ganyan pa lang. Pero going back na po doon, mag-iiba ba kayo ng storytelling? Yung sa mga... Saka mas mabilis. Kami ulit yung... Because you always do fantasy, action, na-inspire ba kayo? Iba yun ng konti yung pagkwento ninyo. Because of the mga nauusang Korean novela ngayon. Yes, kakita tayo ng mga pointers doon na we can do something new. Dahil syempre, hindi mo tayo po pwedeng tumali sa mga old or past films natin. Kailangan na bagong approach na rin. Ano? Kailangan sumabay tayo eh. So basta paggawa ng Imus Production ulit, abangan ninyo at siguradong tatapatan natin yung mga Korean novela na yan. In fact, dito lang sa atin natuto sila eh. Sa Pilipinas eh, nung una hindi naman sila ganyan kagagaling. Ngayon mas magaling na sila sa atin. So if they can do it, we can also do it. I mean, ang kailangan lang talaga oras at yung tamang budget para magpapaganda mo yung proyekto. Magagaling na artista. Dahil nandiyan na kayo, no? Kumbaga, you are in the right place already. Kasi, ang laki nang nabibigay sa government ng entertainment industry nila. Billions sa economy. Diba? Oo, yung government ba? Kumbaga, you can't do it alone with Imus Production. I think, what do you think should be done pa? Siyempre, alam mo, napakaswerte ng industriya natin, ano? Dahil we have, nandiyan si Robin Padilla, nandiyan si Lito Lapid, nandiyan ako, nandiyan si Jingo Estrada, nandiyan si
yun, ang ating kapatid ng ating Pangulo, Amy Marcos, na she's very supportive sa movie industry. Kaya lahat ng mga yan, kaya natin gawin. Sabi nga, binanggit din ng Pangulo yan, hindi niya papapayaan ang industriya natin. Unti-unti tayong babangon. We're not going to allow na ganyan lang tayo na maging nasa baba lang ang industriya. Sayang. Sayang yung ating movie industry. Even the television. I think the network, kailangan mag-improve din sila. Huwag din silang hindi porque wala kalaban, hindi mo pagaganda yung proyekto ko. Dapat yung standard, huwag natin na dapat yung mga proyekto natin magaganda. Say ang ano ng mga filmmakers ngayon na sana going global na. So they're asking from FDCP, bagong chairmanship nga ni Terso Cruz III. Ano ho yung take mo doon? Ang gusto talaga nila sana ma-suportahan ng gobyerno na mapasok yung globally yung mga... It should be global approach ang ano mo. Hindi lang target may palabas sa Pilipinas. Dapat talaga may palabas din natin sa ibang bansa. No? Kung nagagawa na ng Korea ngayon, isipin mo, hindi naman English sila magsalita, lengguwahe nila. Yung mga Pilipino nag-aaral mag-Koreano. Yung mga Amerikano nag-aaral mag-Koreano ngayon para maintindihan nila. Imagine, kung kaya ng mga Korean, we can also do it. Anong pwede sana gawin from the center? Support from the government, aaralin natin yan. Ngayon kasi, siyempre, focus muna, first year ng Pangulo, focus muna sa food security, gutom, tao, trabaho. Yan yung mga dapat tutukan, infrastruktura, build, yun yung mga nagawa ng Pangulong Duterte, no? Grabe yung mga proyekto. So, follow up dun. Ngayon, susunod, by next year, ito yung high time. By next year, bigyan natin ang pondo yan, ibangon natin ang industriya ng pelikula para makapumpit tayo sa mga Korea. Imagine, billions of dollars na papasok nila.